Buwana. Nakakatanggap po kami ng mga letters sa mga padalovers namin. Natawa lang ako kasi may mga nanghihingi ng ayuda. Hey, mabuhay! Congratulations, Angge! Ay, Kuya Alon! Ang fresh naman, ha? Salamat po sa pawing charat. Oy, thank you so much more sa mga ano, sa foodang. Maraming thank you, ma. Salamat po. Ayan. First question ko sa you, dear, is are there specific love stories or love issues na hindi ka komportable pag-usapan? Sa personal po, sa akin, wala naman. Wala naman, ma. Bakit pinatanong? Bakit may nakarating ko sa inyo na parang wala naman din. Para hindi na nila anuhin, hindi na nila ipadala. If ever. May mga stories ba na ikaw mismo parang nagdududa ka sa storya na to or parang it's not something wala, na experience. Wala naman po, pero kasi nung mga unang buwan na nakakatanggap po kami ng mga letters sa mga padalovers namin. Natawa lang ako kasi may mga nanghihingi ng ayuda. Okay. Kasi wala nanghihingi ng ayuda kasi akala nila, ang pagkakaintindi po nila sa padalov, parang magpapadala kami sa kanila ng gusto nila. Parang yun lang naman. Pero kung halimbawa man na kasi mas marami po kami natanggap ng mga sulat na yun tungkol sa mga kanila. Kung meron man kami na parang nagdadalawang isip na tanggapin or ipalabas sa padalaw, mas kinakausap po namin yung sender, yung nagpadala ng sulat. Kasi pwede naman pag-usapan yan kung ano lang din po yung pwede i-share nila at kung ano lang din po yung gusto namin na pwedeng i-share sa ibang tao na makakapanood. Basta totoo. Ah, so parang may offline discussion din. Opo naman. I-screen din muna natin kung ano yung, ano, kasi we have pre-interview also ng mga pag-cover. So, eventually, so syempre, itatawagan natin yan. So, ganun. Merong process actually on choosing the padalover, yes, the sender. So, para din, ingat din tayo kung ano yung iniingatan natin yung padalover as well. Kung ano yung kwento nila. Yeah. And second question ko sa you, dear, kasi parang I've known you for being so candid, parang walang eme-eme sa pagsasalita, ganyan. But in Twitter, ibang fierceness ang Angeline Quinto na nakikita namin, ganyan. So when you dealt with the bashers and all, ganyan. Anong nag-trigger para makita namin yung ganong klaseng Angeline Quinto? Masasabi ko, ma, nung merong isang araw na simula yata umaga hanggang gabi, parang lahat ng katrabaho ko sa ABS-CBN ang bibigat ng puso. Lahat ng mga kaibigan ko sa Facebook, parang sunod-sunod yung nakita ko. Parang siguro kung ano yung bigat na nararamdaman nila, parang lahat yun, bigla akong naramdaman. Parang sabay-sabay. Na ang dami pang ibang tao na parang nakikita ko na nagsasaya sila dahil sa pagkasala ng ABS-CBN. Ibigay ko sa kanila yung maging masaya sila, pero ang hindi ko matanggap na parang bakit nagiging masaya kayo habang itong mga empleyado ng ABS-CBN ay namumroblema kung paano ang pamumuhay, lalo yung may mga anak. Paano sila bukas? Dahil wala nang ABS. Parang dun lang ako nang galing na hindi ko parang may mga ganun palang tao na. Kasi ako, kahit siguro tanungin niyo ako na hindi man ako nagtatrabaho sa ABS-CBN ngayon, kung ako eh nasa Sampaloc pa din at narinig ko na nagsarang ABS-CBN, hindi ko magagawang maging masaya kasi alam ko may mga nawala ng trabaho. So for me po, parang yun lang. Kasi sobra din yung pagmamahal ko sa mga taong nakatrabaho ko po sa loob ng kumpanya sa ABS-CBN. So yun lang po yung nag-ano sa akin. Kaya parang nagagalit ako talaga kasi nakikita ko yung ibang tao na tuwang-tuwa ako. Okay. Next question.
to there is, was there a point ba na si Eric Santos ay humingi din ng payo sa'yo tungkol sa love life? Meron. Hindi ko makalimutan. Kaya lang, ayoko i-share, baka magalit siya sa akin. Meron talaga. Meron talaga. Pero sabi ko sa ang yung advice. Hindi, baka naman doon ma-invite natin si Eric na maging father lover or advice share, 'di ba? Yun yung abangan natin, 'di ba? Parang pwede naman. Pwede naman. Actually, ano 'yan, naka-line up naman si si Eric po na maging advisor namin sa atin. Yes, at yun yung aabangan nila kasi syempre ang haba pa nung season 2 ng Father Love. So mas exciting, mas malalaking advisor na mga celebrity friends ni Angeline ang makakasama natin. O, saan na si Mama Albert? Ayan. Hi. O, diba? Andito. Ayun pala, ma. Share mo, share ng konti yung love advice mo kay kay Eric. Ang natatandaan ko, kasi natatandaan ko nandun kami sa ABS noon. Nag-rehearsal kami ng ASAP. Yun yung pinaka naaalala ko. Tapos, parang ano siya noon? Parang hindi siya yung normal na Eric na makulit, na palaasar. Tapos yun pala, bigla niya sinabi, hey, in love ako. In love daw siya. Tapos, oh, yun na! Okay na yon, just okay na yon. In love daw siya, kaya lang nahihiya daw siya dun sa babae. Oo. Ano ba to? Corny mo ha, sabi ko sa kanya. Nahihiya ka, ganyan-ganyan. Eh, kasi pala, basta parang... Ayun, yun na yung dapat ating abangan. Naku, Mars, baka feeling ko ikaw na pala yung tinutukoy niya na nahihiya. Hindi ako. Pero kilala ko. Okay. Oo. So, yan yung mga abangan natin sa Padala. Maraming salamat. Thank you. Sa inyo. And also, Angge, please invite everyone for Padala Season 2. Yes. Una po sa lahat, thank you very much po sa oras ninyo. Maraming salamat po. At bukas po ang unang episode po na ipapalabas namin para i-welcome natin ang season 2 ng Padalaw. At gusto ko mag-thank you, of course, sa lahat din ng mga naging Padalawers po namin ng season 1. Thank you very much. At sa lahat din ng mga nagpapadala pa rin po ng mga sulat. Sana po every Wednesday, mapanood niyo po ang Padalaw sa YouTube channel ko po, Love Angeline Quinto. At sana kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, sana mag-subscribe na rin po kayo para patuloy po natin ma-share yung iba't ibang mga love stories ng mga nagpapadala po sa amin ng sulat. At thank you sa pagsama po sa amin ngayong gabi. At excited ako na ibahagi po sa mga tao yung AQ Wings of Love na bagong business po namin. At kung matitikman niyo po yan ngayon, nagpadala po ako sa mga bahay ninyo. Sana naman maging honest kayo sa amin kung nagustuhan niyo o hindi. Thank you very much po sa inyo!